worship you, Jesus. Dito dyan na kami, God, sa pagdaraw sa inyo, God. Sa pag-ambay, God, sa inyo, God. Lord, we lift up our praise, God. We lift up our hearts, God, sa inyo, God. Lord, Lord, we glory to you, God, sa sinin of all your God. Thank you, God, na nagpabihin sa inyo, God, sa sinin of all your God. Lord, Lord, God, na nagpabot sa ganyan, Lord, God, na hindi mo na mabosan siya, God. Lord, hindi kami, Lord, hindi mo, God, pagsabutin, Lord, God, na naging empty, Lord, na ramangan, Lord, God, na pagsasuruan, Lord, God. Fill our hearts, Lord, sa pagpalangga, Lord, God. Pagpalangga, Lord, God, sa inyo, na kailan, Lord, God. Pagpalangga, Lord, God, sa pagdalo, sa inyo, Lord, God. Pagpalangga, Lord, God, sa amin, Lord, God, na isip ka pa rin, Lord, God. Lord, thank you for your faithfulness, Lord, God. Lord, we love that we go forever, Lord, God, Jesus. Lord, we know our purpose, O God, and our purpose is that we should praise and worship you, Lord, O God. Wala kami nga sa iba na purpose sa mga kalibutan, hindi ang pagdangalan nga sa iyo, O God, Jesus. Lord, gusto naman nga sa masapang na kami nga, God, na sa iyo nga, God, pagbalik nga, God, na daw lahat yung nga, God, sa pagdara sa iyo nga, God. Gusto naman nga, God, na masapang na kami nga, na worthy kami nga sa iyo nga, pagbalik nga, God. Thank you, Lord God. Sa araw na gano'n pagpalakata, Lord God, sa asa sa inyo na rin ang pagpalit, Lord God. Thank you, Lord God. Ngayon, sa kapitin, Lord God, ang araw na point, Lord God, ang araw na kusog, Lord God, na handa kami, Lord God, sa inyo na pagpalit, Lord God, Jesus. Yes, we are here. We are ready to worship you, Lord God. Lord, handa kami, Lord God, sa pagpagamit sa inyo, Lord God, Jesus. And we are here, Lord God, to honor and worship you, Lord God, Jesus. All the glory, honor, and praise, and thanksgiving, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Okay, malangitin yung isang microphone. So, feeling ko, harap ko sa sulod sa kuiba mo. Hallelujah. So, are you blessed? Amen. Glory to God. Kaya yari naman ta sa pulong sa Ginoo. Amuning ginatawag ang bagyan ni Hogan, treasure the word of God more than daily food. So, amuning pinakatabi sa ato, natugit i-treasure always ang pulong sa Ginoo. Nalipay mga mga ringan mo din? Amen! Nagabal, ang iba na kambal, dugan matapos ay sigurado. Pagpasensyari na akong dugan matapos, iniwi kambal sa Ginoo at tangi sa kadlaw eh. Pero, di ba, isa kadlaw, apat ang takawras din, di ba? Oh, 9, 10, 11, 12. Oh, mga apat ang takawras din. Oh, eh, sa to lang ang kabuhay, hindi pwedeng pagdaliun mo na always. Hindi pwedeng i-rush out mo. Ano ba? Rush? Hindi pwedeng mag-dinasig. Ano, ID? Eh, pwede na, friend, tumating na. Ang kabuhay, step by step, moving forward. Amen. According to the Bible. So, arita sa nagligad ang topic natin, it's all about life will surprise you. Si tatay, surprise mo. Sa iyang ababoy. Pero, it's all about sign mo, adi. Siya to, Pedro, ha? Pedro to itong topic nagligad. Tapos ano po itong isa? Pedro gyapon itong ligad mo. Masa ikatat, subong man, Pedro gyapon eh. Masa niksan din, ako gyapon, Pedro lang gyapon. Ganahan ka mo ni Pedro. Karaming sermon na ito, no? Series of Peter. Arita sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Nangisda ni si Pedro, pero Pedro gyapon ni si Juan. Di ko makalintan, ang life will surprise you. Kagatong nabilanggo si Pedro nga, may mga gapo siya mga kadina. Diba? Nakalimutan ko ang title to. Oh, pero kabalo ko nga daw tatlo na ni Kasandi. Nga mo ganun, puro Pedro. Mm. So ang title subong, you are for God use only. Siyempre, no other. You are for God use only. Oh. So, hallelujah. Ang pulong sa Ginoo rita sa Luke chapter 5 verse 1 to 11.
Sabi ko rin si Pastor Julian ngayon, no? Practice sila ngayon. Matindog ta, bilang pa si Dingo, sa pulong sa Ginoo. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen the word of God. He noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. So for when he had finished speaking, he said to Simon, wala pa ni siya na Peter, Simon pa ni siya din. Now go out where it is so deep, it is deeper, and let down your nets to catch some fish. Sa five, Master, Simon replied, we worked hard, thank you, all last night and didn't catch a thing. But if you see so, ang unang pinakalabis, kay gihambal mo, magsunod ko. I let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Daw magkalagisi, kalaguba, daw unang ano ni. A shout for help brought their partners into the other boat, and soon both boats were filled with fish and in on the verge of sinking. When Simon Peter realized what happened, he fell to his knees before Jesus and said, O Lord, please leave me. I am too much of sinner to be around you. For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. Out of 10, his partner James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. Sa 11, as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Hallelujah. Lord, salamat sa sining nga pulong Ginoo. Lord, di naman kaya kung wala ikaw, kaya salamat sa langit nga kaalam, kag salamat sa pag-guide mo sa bawat isa, even sa amon nga manong silimba, kag imo mga anak Ginoo, gamita kami for your glory. In Jesus' name, amen. Upo kita sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. So, bang nakita ko, puro ta Simon, no? Simon from Acts, Simon, ang partner ni Simon, si John. Balik naman ta sa Acts, yapon, life will surprise you, ang yung partner yapon, si John. No? Grabe, ang imong nataon, puro na ta Pedro, so. Oo. Oh. Kaya kabalo ka, ang ato nga kabuhi, related mas ata ni Pedro before. Oh, Simon. Oo, oh, hindi pa siya si Pedro, Simon pang tawag ni Kristo. Tanda na to, ang Ginoo naton, di ba? May kanta, We Maker. Ano? Oo, tapos? Oo, tapos ano ba? Chain Breaker? Pero ulit ni Tilio, may bago. He is a name changer. No? Eh sige, Simon, tapos na Pedro, he is a name changer. Even sa itong nakabuhi, may another version ta sa itong life. Oo. Oh. That's why sa itong nakabuhi, ang topic nato subong, ano ni? For God use only. So in other words, ang imo nakabuhi, for God use only. Kung gamito na sa iban, ang importante yun lagi ng Diyos. No? That is not yan. For God use only. Kaya nga, katulad lang, ang Ginoo wala nagatulog sa numbers sa manong silimba. But he's looking the quality sa atong tagipusoon. That's why sa atong bilang mga Kristohan, hindi kita magkatingala. Nga that's why sometimes sa atong pagpanimba, sa atong pagkato sa simbahan, medyo sometimes mabugnawan ka, or sometimes nagkahurus-hurus naman, sometimes wala na. Hindi mo naman dinay. Kaya may version ng tao. Habit mo, ang cellphone lang may Android na, 11 na lang ang klaseng Android. Ang tao may version na ng tao. Ako na si Simon, kag si Pedro, si Peter. Ako, ma-explain kung Simon kay Peter, siguro si Peter, as if Simon, the flesh, si Pedro, daw ano, spirit, o spiritual. Diba? Lataw mo lang. Si Jesus, dirang area, naga, pangwali. Sa iya pagwali, lahambalis tapos sa siguro sa hapon nga, oh, dapat magbakuta. I-change inyong patasan, i-change inyong attitude.
dapat may eager ta sa pagpalapit sa Ginoo. After niya nga nagsambal sina, ni tiyog siya gamay pag naghambal ni Pedro. Ay Pedro, Simon pa siya na. Simon pa siya. Ang hambal nila sa Bible, one day as Jesus was preaching on the shore of the sea of Galilee, great crowds pressed on him to listen to the word of God. Huwag mong basihan, mong natawon. Numbers or crowds, hindi ni isa pulo, damo eh. Kung si Jesus wala yung microphone sa una, malabot sa tingog ang atos pinakalayo. Hindi malabot. Pero even sa kagamo sa imo kabuhi, makabatig ka mo sa pulong sa Ginoo. O makabatig ka po ka ang Ginoo ng istorya sa imo. Ako one day, may ano gito, medyo manugit, medyo magamo, na natawag na daw, basta daw mga pahito ni Satanas. Oo. Oo. Pero bisan sa kagahod sa kalibutan, mabatian mo gyapon ang pulong sa Ginoo. No? Mabatian mo gyapon. E nga, you're so sensitive sa pulong sa Ginoo. Kaya bis mo, Ginoo, nagapromisa na mo, hindi ka mag-ano-ano. Di ba, last day ko nag- ay, why ka ko, last day no? Dito, nagkapaos ko sa nagapunta. Tato kasi man, giwalihan ko. Ato sa mabinit ah. Wala, may dala itong microphone. Sa kaya nga lang, may microphone. Oo. Pag-abot naman din sa pag-alastusan nga sa panimbaho ta sa karabit, wala kami gitarista to. Ti ano, kabalon magamusakon, mahilig ko sa gitarist o sa gitar, pero ang gitar mahilig sa akon. Ako pila! Oo. Habang ko, Lord, hindi lang magpaos ha. Lord, ito agad, kaya ubra na ito, di man papaos mo. Typing man, typing. Oo. Pero grabe, makita ko nga ang kusog kagkayo sa Ginoo, nag-supply din sa akon, sa aton. Kaya kung wala ang kusog sa Ginoo, paos ko kaya tatlo at shorts. Habang naman ako na ng pagwali, sa kaura siguro. Sobra. Hindi ko malatala ito sa oras, namiyan ko na. Kaya nga, para na ako nang palagaw ka na, itudo na natin. Kaya wala ka kapalong ang pagkabuwas, makabugtaw pa tao, dingin na. Kaya sa pagkagabi pa lang, nag-practice na tapang kamatay. Pero ibugtaw ka sa Ginoong pagkabuwas, kaya wala pa ka matapos. May mission ka pa, kaglab ka niya. Because you are for God, use only. Para lagi na sa Ginoo. Mm-hmm. That's why kung may tiyunta para sa Ginoo, itudo na natin. Tinuan natin. Ani pala kung baga kung pwede mapaos ka para sa Ginoo, itudo mo na. Kaya nga, you're for God, use only. The same like si Peter. Natawag si Peter. Lord, habang niya, grabe Lord, isa kami kagabiin na ano, pangingista. Wala kami nakuha. Diba? Kung yung pamisaan, si Lord, nagtudo-tudo sa ako na makanto ko sa dalay mong bangka, pakanto sa dalom. Kaya inulog di ang imong nets, imong lambat. And you will catch fish. Kung yung mga taon, nabala na sa Ginoo ng maisda da? O yung tawag ang Ginoo ng maisda da? Wala magwala na tawag sa Ginoo. Ang grasya arang ada. Ang kailangan mo lang si Kristo para magwala lang ang grasya. Di ba? Makahambal ka, imposible. Sometimes sa ato nakabuhi, ang Ginoo maghambal sa ato in 5 minutes lang, in 2 minutes. Itapoy ang imong lambat kag makakuha ka sa isda in 5 minutes. Pero sometimes ito, hindi, Lord, problema ko, Lord, 15 years, taking madala, Lord. Pero ano gusto sa Ginoo? In 5 minutes, in how many seconds, boom! Dula, problema mo. Eh na, may Ginoo ka mo. Pero ngayon, natang hindi makalito. Sana all. Hindi makalito. Problema na, hindi pa nilang ilito. Problema sa Ginoo, hindi. Ibig isa lang ka-blink na ito, pwede madula ang problema. Ibig si Pedro, Lord, halin pa kami gabi ipangista, wala inaisda na mo. Tanda na ito, may mga butang na makita na ito sa itong mga mata, pero may mga butang, hindi na ito makita sa itong mga mata, pero makita sa Ginoo. That's why we need God. Kaya even sa itong tagipuson, ha, ba ito ka tatay Ginoo, yung baboy, oh. Why man, ikaw, nakita ni tatay ang tiyan sa iyong baboy, kumisulod pa. May mga butang na hindi na ito makita sa itong mga mata, pero may mga butang na kita-kita gina sa Ginoo. Na may baktin pa gina sa sulod niya. Kita, lato na ito, uy, wala na. Pero ang Ginoo, mga hambal Ginoo, may harap pa. Kaya, ang mata sa tao, limitado lang ang panulukan. Pero ang mata sa Ginoo, galusot na ako din. That's why, bisan di ka magtago subong, bisan pa yung heart kita kutago ni mo, nga feeling, wow, yes, Jesus, I love you. Pero sa sulod, hindi na, I love you, yeah. Kita na sa Ginoo. May mano?
kita na sa Ginoo. That's why ang ini nga Peter, God, you are for God, you're only kay mga tawon. Si Peter wala magduha-duha sa pagpagamit siya ng boat. Nakita niyo? Oy mga tawon. Wala man si Jesus ini my name mo. Wala man kamo si Jesus sina. Kawalo ka Pedro. Di ba wala man habal si Jesus na? Kaya nga, diyan, diba, nag-humble da, two boats? Duha ka bangka? Ano bangka ba ng boats, di? Baruto? Pambo? No, basta, ano na, boat? Boat, yeah. Oh, there are two boats in the edge of the lake or sea or dagat, basta. Pero wala si Jesus mahabal, aray kumusakay ka dyan o kapitlo? He is stepping side sa boat ni Pedro. Kaya si Pedro, oh, sops. Jesus, hindi pwede ka magsakay din. Pwede ka to kay Juan. Hindi ka pwede. Pero nga wala mag-angal. Wala mag-react si Pedro. Ano mo sila yung sina? Kaya ibig sa atong na property, hindi kita ang tagiya, kundi ang Diyos. Ibig sa technology, bago na rin ni Sister Rob Gapon, malayag ka. Na ako, pag-start to walito sa nangaruta pagka-Sunday, Sunday until Saturday until this ano aga? Wala ko ibang ginapamisar. Our property is God's property, not ours. This ministry is God's ministry, not ours. But since isaligan ta sa sininga ministry, ang tanang ngayari sa aton, gamito na to for God's glory. Including sa mga technology. Gisampulan ko sa Ginoo sana. Hambal ya. Ihambal eh. Mag-live ka. Sino may mga friends sa Facebook? Ako friends sa Facebook, siguro almost 5,000. Kung ako mag-live, example sa Ginoo, actually, example sa Ginoo, huwag mo kung balo kayo, na inang Facebook kali, pagkatapos mo na ang video, may post na. Pag i-post mo na, 30 days lang, or never deleted. Nakabutang na. Ay, ito, kung nakita yun na. O, try yan nila pagkatapos niya. Ano naman sa Ginoo? Use your technology for God's glory. Kaya ang demonyo nag-double time. Kamu, paano? Nakabal sa Ginoo? Preach the gospel around the world. Paano natin ma-print sa porong sa Ginoo? Ari na tayo sa kunan. We need to use technology. Di ba? Hambal sa Ginoo. Sa sina nga Facebook, ikaw may 5,000 friends. Imposible sa sina nga adlaw, walay duha nga naka-open da. Sa duha nga naka-open da, imposible, pag hindi sila manamihan sina, nga wali, imposible, pag di nila i-share. Kung i-share man nila, another naman na nga ministry. Another naman ang person. Nag-outreach ka. Dapat pag gina-introduce mo si Jesus, wala ka man nagwali, ako man nagwali, pero ikaw nag-live para sa ministry. Paano po ito? Down networking ang resulta sini. Mga grabe si Ginoong Jesus Cristo, no? Grabe. Kinatutuan niya ko. For example, ikaw nag-live. Siya nag-live. Ikaw nag-live. Ikaw nag-live. Imagino nato 20 tali kabilo. Sa lima nato nag-live, may duhala na mag-alantaw. Pila tangan. 20 plus 2 na galantaw, each person, each cellphone, pila? 20? 10? Pila? 10 cellphone, tagduha maglantaw, 20. So, pila ta, nagsimba, subong? 40! Wala man ato makita ang another 20, pero ang 20 nakita, de, pero ang another 20 wala makita. Kaya nga, ato sila sa guwa, sa ibang mga bansa. Basin sila prisuhon to. O ang iban, may diok to, makakita sa live siya natin. Or, wala mo sila kita sa live natin. Pag-post mo na, ay mahamal sa Ginoo, may ano dana mo. May never be deleted post. Ano na, 30 days post, delete na automatic. Sa dalong doon sa Facebook, pag i-post mo, may never be deleted. Ay, ito, why ka kumang ano? I-try nila. Sa dalong doon na, may never be deleted. Pag i-post mo na, imposible sa tanani mo nga mga friends. O, oh, buta na, 1,000 friends. Pag i-share mo na, imposible sa isang kanda wala mag-open sila. Kung may nag-open sila, magbasa, ang mga mag-view, manamihan, i-share naman. Hindi lang ikaw nakabasa, ang friends mo, nga nagalantaw sina, ang nagalantaw sina, ang friends mo, ang na-friends pag-ini mo, ang na-friends mo. Damo! Tipagpuli nila, pangitao na diin man nila pita ang born again Christian, diin man nila Jesus rin supreme, o diin man nila si Sister Robinin, hindi ko man siya friends, pero friends siya sa friends ko. Ang friends ko, friends niya, tinakakita ko. Tinablis niya. O imagino, 20 ka cellphone, may lira da. In 20 cellphone, tagduha-duha lang maglantaw, imposible niya. Ako ganun, nag-live ko pagka-Sunday, kaya wala kapakapila man ako. 39 views, pila to? Pila lang kami nagsimba. Wala lang ka polo or polo dito sa karabin. Pero naglantaw, damo.
Tidak mo tangas himba? Kaya hindi na lang cellphone puro TikTok ang paro-paro dyan. Paro-paro bukit. Nga di wala na nada. Kundi ibang, ano? Gamito mo na para sa kaymayang sa Ginoo. Di ba? Amo na gamito na natong kaya gihayaan na sa Ginoo. Ngayon alaw sa Ginoo. Ilang ang technology para magpa-magpaspas naman. Kasi sabi sa'yo, paspas eh. Magdasig ang ano? Oo. Magdasig, magdamo pagit. Ang pulong sa Ginoo makapalaktat ah. Kapag utama, good Lord ah. Oh, sometimes kita mag-load kita para sa TikTok, mga live-live, mga kung anong tutorial. Pero kita maka-live para sa Diyos? Nga sa imo nga pag-live, hindi lang ikaw ang na-bless, pati ang naglantaw, sila mag-bless man? Kaya ibig mga relatives na ito, hindi na ito kilala sa buha? Makilala ka nila, true messenger, true Facebook, true live. Tama, no? O ibig mga relatives na ito, for example, para sa taga-Manila, magka-upugana na ito. Hindi man sa talagang panahon trabaho sila. Pagkagabihin sila, wala man sila trabaho iban. O mag-open sa Facebook, nakita ang timeline nila. Ara ka to naka-live. Pag-click ka nila, anong mensahe? Eh? Makipot ka lang. Uy, grabe no. Pila pa nata ka to. Pero, ako yung mula taon, pila pa nata ka to. Pero, kung ang ato nga, ang Jesus rin supreme, apat na, lima na. Madamo na. Kaya nga, grabe ang grasya sa Ginoo. You are for God, Dios only. That's why, ang ina nga technology, hindi lang na para sa atin. Para na sa Diyos. Kung ina nga technology, that is your ministry also. Kaya pila ka thousand, o pila ka tao praise mo na sa Facebook? Thousand. Yes, sila pag mag-upor sa mo, uy, guwapo, add friends. Hindi lang, uy, guwapa. Diba? Oo. Di pila na ako. Damo. Diba? Filter gani. That's why sa aton, I encourage you, wala kong mag-ano, at least, encourage you to, ano, bring the Bible. Pero ang cellphone ninyo, kung man mapalood na lang ta for TikTok, or for, ano ba sa kung ano-ano na lang? O diba? Or, ga, kumusta ka na, ga? Ah, okay lang kami, ga. Puro lang ka, ano, wala mo tayo para sa Ginoo. O, imagine ko na na, mag-line mga cellphone na to na, bisan pa yung lang na makita. O kung di mo gusto, ngayon mo na makita. Si Pastor Rocket, para mag-dinamo ni karon sa COVID-19, siya ni mapriso ko na. Di ba? Iyan pa, ito, i-zoom para sa ato. I-zoom lang na to, i-zoom. Di ba? Idamo na mo na, mahadlok, mahagop sa kamera. Kaya basin ako na may tracing. I-trace nila eh. Di ba? I-trace nila. Wala problema. Kaya, wala mo tayong mga awat. Nagtundo ta sa kamaturan. Di ba? Tambal ko na ganyan sa inyo pagka-quarantine ko. Kaya, iwalihan ko ang isa to sa aton mga kabarangays. Tambal ko, mapriso ang asawa kag bata ko. Wala ganito mo makapapriso sa mga kawatan. Ang asawa ko pa nga walay kaon, papriso nyo. Oo. Nabinaan ko ito hambal niya. Gani man. Ano lang sa hambal niya? Sa kataas ang wali ko, gani man lang hambal. Kaya nga, sa sininga kalibutan, dapat magpagamit ka sa Ginoo. Hindi magpagamit, gumawali ka, kundi gani, gamitin mo. There are a lot of means para mag-glorify ang Ginoo. No? Damo. Pwede ka makalive man sa YouTube. Pero ang problema sa YouTube, di ka kalabot 2,000, ano, di ka man makalive da. Oo. Di ka makalabot. Pero ang YouTube dato na, 2,000 subscribers na sa. Di lang ako mag-live, kaya mawala. Di pwede i-live. Reject ka cellphone. Diba? Pero sa aton, siyempre, kung pwede, maghatag-tap, kumbaga sa aton technology, gamito na to for God's glory. Kaya at least wala aton anak ato sa kuwa, makakita. Oo. O for example, may misis ato sa kuwa, ay makakita siya. At least mga katubi po siya patulo. Aring daw, nung sunga daw, ha? Nagwala ganyan, ha? Diba? At least kita niya to, di ba? Eh, o di man siya mag-apoy dito sa kuwit makabalo. Bar, ada. Kaya mga Muslim na daw, di ba? Mga Muslim na, wala ka talo. At least man lang, before siya matulog, mag-scroll siya, title pa lang, ulang na, you are for God, use only. Di ba? Dapat ang muta na, we are for God, use only. The same like Peter. Si Peter, wala nga siya mag-lolo pagpagamit sa Ginoo. Sa iyang, ano, iyang property. Wala man si Peter mag-inambog. Oh, Jesus. You choose the right boat, Jesus. I am the right pilot, Jesus. Pwede ka na akong dalon, Jesus. Bisan, diin mo gusto. Pero kung imong natawang, si Jesus pa kailangan sa pambot? Hindi, no? Sigurado ako mo, hindi kailangan ni Jesus ng pambot? Lakat ka ni Sister Maribig! Sakto, Sister Maribig! Hindi kailangan ni Jesus ng pambot. Kung imong natawang, kailangan mo ko ni Jesus? Yes, kailangan ka ni Jesus. Even si Peter. Kailangan si Peter, si Simon. Tandaan na ton,
Basin ang nakita naton sa atong nakabuhi si Simon pa ta. Hindi pa si Pedro. Hambalang katapat mo. Nice to meet you. Nay, kay Basin, si ano pa na? Dapat Peter ka na, hindi ka na si Simon. That's why hapalin Jesus. Simon, Peter? Sino na? Doon ang katao, hindi. They are in one boat but the same person. Simon Peter. Ano? Last name? Hindi. Simon Peter, meaning Simon, it represent flesh. Peter, it represent spirit. Amo na naman ni Jesus, Simon, pray, have faith. Di ba? Mga muyo ka, hindi ka makambal, nag-iso ka na, kaya mo na. Di ba? Amalit Pedro, Lord, pag magano ano, magano ka, magano talot sa inyo, Lord, utang ko, bigtaras na longgan, Lord. Yeah, grabe ka ano si Pedro. Pero hamali Pedro, hamali Jesus. Peter? Ano yung hamali mga Peter? Get behind me, Satan! Dati nga Simon, naging Peter, suwan naging Satan? Nabutang mo sa kabuhay ninyo, nga bisan ka ano niyo kapakapalapit sa ginudog, backward ka mo? Hindi ka walang mahamal sa Satan ka mo, backward. Timobot kina sa punto na ito sometimes, pakinggantor ta sa life na ito, na sometimes feel na ito na we are Simon, and it's the same time, Peter, nagpakita sa pinakauna, Satan na ita, nagpakwart. Di ba na, nagigit sa ito na? Tandaan na itong, sometimes na itong magkalabakwart ta, tungod kinaubusan ta sa batiri, naamon si Kristo. Di ba? Wala nga si Kristo nagwali nga, may dala batiri. Wala. Wala siya dala. Pero ang bali sa Biblia, God can use you the way you are. So ang bali rin, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, the owner of the boat, to push into the deep water. So he sat in the boat and told the crowd, when the he finished speaking, now go out into the deeper and let down your nets and catch some fish. Ang bali Simon, Master, we worked hard at all night, didn't catch thing. But if you say so, pinakadawis, if you say so, kay gihambal mo, di ba? Sometimes kita hambalan no, dito magsunod, no? Ah, dugay-dugay ka. Dugay-dugay. May resulta, dugay-dugay mo man kaon, dugay ka man katig. Ah, dugay-dugay. Pass mo, di ba? Dugay-dugay mo, anong pulong ba lang dugay-dugay? Dugay-dugay lang. Hoy, gachati ba lang si ano ka, kay maano na ta, ma-picnic na ta. Dugay-dugay lang, taas pang oras, anong oras? Oh, atas pang oras, dugay-dugay. Anong dupulo nga dugay-dugay? Pero hapala Pedro, hindi. If you say so, kay gihambal mo, buhaton ko. Kaya mong nataon, how many times tagi-bless bala sa Ginoo? Pero sometimes, why natin ma-appreciate? Maluta. Para. Why natin ma-appreciate na sometimes? Kaya feeling natin, di ako ning kusog, Lord. Ako ni. Tandaan natin, kung wala tayo pagtuo sa pulong sa Ginoo, patay na gyapon ang pulong. Kung wala natin ginatuuhan, kaya ginasunod sa itong nakabuhi. Ako ang magkong ngayon, Lord. Last ano? Last few weeks, sa mo, Lord, wala kayo pa antigen. Kaya antigen naman, may glory to God. Kaya, hindi na 1.5 antigen, 9.50 na lang. Uy, ang magkong hamalig si Zayn, madula lagi na. Yes, in Jesus name, madula lagi na yan. Ha? Hamalig si Zayn, ano, wala na madula doon ha? Hamal ko, 9.50 na lang, glory to God. Pero hamal ko, Lord, 9.50 na lang. Hindi ko, 9.50. Siyempre, kaya, naka-expect ko, Lord, sunduhay ko, Lord. Sabi, oh, save him, Lord, ah. Okay na ko na, save him. Anak ko, pag save daw, wala, save him. Wala man, 5. Pero hamal ko, I can smile. Nga, kaya hamal sa Ginoo, layo ka pa man magpa-antigen. Pizza insi. Oo, no? Ano pa sumong? Juicy. Wah, layo pa. Pero wala pa ang 15. God provides. Kikinatindugan ko, Lord, wala ko sina. Ah, share ko sa ako na sa ako, collab. Wala ko ipang tijin. Kaya siya, ipadala ko siya. Haba niya, siya na problema. Siya na problema. Ano naman ni man? Kung ano ka? Haba niya, wala ka ipang tijin. Ang mga hindi baka problema. Have faith. Nero, nagpahin. Maitara. Di ba? God is good. Di ba? Oh, hindi pwede nga. Sometimes pala sa ato na kabuya as a Christian, even though you need advice, but someone needs advice, you need to advise. No, nakita nina? Kaya nga hamal sa Ginoo, even though you need advice, but you need to advise. Even though you need care, but you need to care.
because I care. So wala na ba yun? Wala ko ba kalam? Kung di ko mag-care sa kagalingon ko, because God care about me. Di palangga ko niya. So naway raso nga di ko mag-care. Di ko mag-love. Kaya una-una, naging palangga na ko niya. I am satisfied. Di ba no? Ang iba no, magpaingot-ingot niya. Wala ko niya, ipansin. Di ba? Pamuha pa yung iba na. Maglana na lang pagputod niya. Di ba? Why di ko nung, why di pansin, perte? Hindi ah. God can use you anyways. Damo. No, gapo nga, nag-Bible study kami na sis Gingging. Libay ko sa mga testimony man nila. Kaya nga, God, use them also. Yan, living testimony nila. Kaya nga, sa tanan nga tiyon, God can use us. God can use us. Feeling nila, we are ordinary. No, we are not ordinary person. Because we have extraordinary ka. Di ba? Hindi na basingan. Nakikita ka nga, amulang hindi. Ang basingan, diri ko. Amo ni basingan. Amo ni si Pedro. Ang dalong nga isda, why niya makita? Di ba naghambal ang Biblia gani? Bring forth. Kung sa Tagalog pa ilabas. Di ba amal na yung hambal na sa Ginoo sa Genesis? Di ba? Bring forth. Visitation. Di ba? Bring forth. Meaning, bring forth, ilabas mo. Ipakuha mo. Umaga, i-reveal mo. Di ba sa mga kinikanan, hambal ganis ni Nis? And the word parents, sa Greek or sa Latin, bring forth. Sa aton pagiging kinikanan, wala ta magpadako sa aton mga bata para new version sa aton or naming version sa aton. Hindi. Padako na aton aton mga bata para to help sa ministry kag sa gugustuhan sa Ginoo. Hindi kay new version na aton. Eh kung aton na version, why naming version ta? Di ba? Why naming version ta? Pero, ipatubo, bring forth, dapat i-reveal mo, ilabas mo, i-cultivate mo para maintindihan mo. Amo na sa aton. And the reason why sometimes sa aton, di ta makalit-tulit ko sa mga butang sa sininga kaliputan, tungod kay, wala na itong ginakulungkit eh. Wala na itong kumaga, gina-bring forth kumaga, gina-lantaw, pinakadalong, pinaka-main root. Di ba no? Wala na itong ilantaw. Amo ni Sapta, hamba sa Biblia sa aton, willing ka ba magpagamit for God's glory? Yes. Hambal ko na ganito sa nakaruta, ang the word nga retire, wala ta na retire mga Christian, damo subong mga nanay. Ma-retire ko? Amay, amo pa na ha? Ma-retire ko? Mag-negosyo ko. Ma-retire? Sa ato mga Christian, wala retire. Kung may retire man, re-bako, tire. Bakohon mong gulong mo para kang-kanggit sa kagit. Hindi na mo sagutsot pala. Diba sa mga motorista? Re-bako, tire. Bako nga gulong. Para. Medyo mabutlay man, bro. Gagapumagid at ilmo, gauyat kid. Kaya nga, maputlay man na itong pagkinabuhi sa sining kalibutan, pero kuma, ako baka uyat kagi. Hold tightly. Di ba? Sa kayo, di magkabatawag ka Christian kung wala kayo problema. Paano ka, mabalaan ka Christian ka kung di ka makikandar sa problema? Mabalaan mo lang, matutuot ka ng Christian kung ikaw mismo maka-encounter sa problema. O bagyo sa iyong mga kabuhi. Kaya the more you tested, the more strong. Di ba? Namor nga makastan ka. Di ba? Ang iba, wala ka git. Especially sa mga temptation. Hindi ha? Hambal sa Ginoo, in every temptation, there is a way out. Ipagustuhan ko lang kung galingon mo, kaya naghambal ka, didin ako, Brad. Didin ako, sis. Kung didin ka, ang Diyos hindi didin. He brought forth, bring forth. Pagwaong nga na iya. Pero sometimes kita, pag manamihan ka, kung diin ang bawal, masarap ang bawal. Namuha mo pa na ha? Masarap ang bawal. Masarap, walang hila giniwawal mo. Masarap daw. Di ba? Ang magari, God knows your heart, even kung ano pang itago na to. Sometimes, mga ginatago kita sa itong kabataan, mga bana, mga asawa, o kapitbahay, pero ang magari sa Ginoo, God knows your heart. God knows you. Di ba? Even though you are worshiping the Lord, maybe sa babala ka ga-worship, but in your heart, wala. Wala kay gana. Kaya hindi ka gusto magpagamit sa Ginoo. So, magtawa lang pala. Maghambal ka, God use your property. Even your property. For example, may mga kautoran kita maglakad kung hindi for God's glory. Magulpalumbaan ay patatatani. Di ba? For example, motor. Wala ko yung mga kato na ikaw malakad ko sa ano, kaya may bagusan yan ko, wala ko yung motor.
dapat nang dilumpaan ay patamo pa kami ta ako mo to gamit ta di ba mo kan primo di ako ni dapat ni di ba palumpaan ay ako di na ko magambal kay magambal ko ang ako di ba gamit ta di ba dapat excited patamo pa kami sa mga ano material sa to mga nadawat atong sa Ginoo for God's glory tama ko mga palumpaan ay pata dapat di ba oo wadi ko makalimot tatay to ay motor ni tatay lupi nga ano to yung tricycle gidala to sa ano kung isakyan to para kang luta dupa ko lang galupad di ba tinga po God's glory eh kung di para sa Ginoo maano pa tana pero hindi naman sa Ginoo tanan na butang aras mo dapat ipagamit mo para sa kimayan sa Ginoo hindi man sa tanan ng panahon gigamit na para sa Ginoo ang imo nga mga kagamitan tama kaya I know if God can use our property or sa mga butang aris sa ato God will reward us. Even sa nanay, di, ipagamit nila nila tatay. God will reward eh. Di ba? God will reward. Ay, you will reward. Well, ano? Basta reward, brad, kwarta niya. Mukhang pira ka lang talaga. Hindi, reward. Mukhang puro lang kwarta. Ano man yung kwarta kung ikaw di ka naman kabosan? No? Ano man yung kwarta kung di ka kabosan? Ang reward, it's not all about all the time money. Yes, money, give it na sa Christian. Kasi siyempre gamitan na ito, kapalo ang Diyos na gamit na itong kwarta. Pero hindi kayo, mura na tanaw kwarta, di ba no? Paabot na kwarta naman yung kwarta. Hindi mo mura na kwarta, hindi. Good health ka dapat ay paminsaron mo. Kay relasyon mo sa Ginoo. Ano ni mo ang kwarta? Wala kay relasyon sa Ginoo. Ano ni mo ang kwarta? Wala kay naming help. Di ba? Di ba, makamukamu ka pa na. Dati nang higop-higop na. Ngamu ka pa na, di ba? May sumusupa sa'yo kung ano-ano. Wala ko na nag-discriminate ha. Kundi, sa ato pa lang ang pagiging Christian, dato ba naman kumbaga, I am for God's use only. Di ba? Oo, even yung humble ko, humble ko na ganyan how many times, I am so blessed yan, nanay siguro ito ni nanay, grabe ka din paano magsimba din. Kaya di rin ko nakita, grabe yung nanay, for God's use only, ganyo. Kaya ati, paano paari na din? Grabe. Kaya isa pa, nanay tigo lang, magkamang po na maglaka to. Di man siya rin, di man. Pero grabe, basta para sa Ginoo, grabe ka namin ni nanay. I hope na makabuta sa muna ng edad, unuritrit no surrender ka punta. No? Nami na yan, unuritrit no surrender ta. Ang ibang, mga muyo pa. Pastor, may talig magulang subong ba? Para di ko nga simba. Mga muyo pa. O bisan, wala pa'y sakit. Huwag ko'y di magsakit ang mga ano ko. Huwag ko'y excuse. Mangita pa sa excuse. Di ba? Huwag kami nakasimba. Labahan lang. Di maka-excuse. Ako? Kaya ako nanay kagtatay? Hamal ko, pagkagabi pa lang. Anong suksok sa bata ko? Ah, ginaprepara ko na gabi pa! Para pagkabuwas, wala na ito rung kamo. Suksok ka na lang rektada sa uniform mo. Oo! Ibig na nga akong. Akong ginasuksok. Buwas, ano suksok man? Pero sulit-sulit man lang ginasuksok. Gratis wala ka mapalipugin mo ka. Pag-ibig sulit-sulit man lang ginasuksok mo. Ang pala ko, buwas, ang suksok ko. Ay, aral na sa bangko! Ginaprepara ko na nasa bangko! Kaya, para, di na mo pa nga na, para sa Ginoo, ginaprepare ko na! Oo, ginaprepare ko na! Tapos, ginapamay sa mga, ay, sudan tabuas. Ay, sudan kuman boss, wala may kadamong droga mo. Noodless mo lang. Di ba? Grabe, nagrabe, nakita ba lang, grabe ang Ginoo, maghatag kalipay. Saan mo na noodles ka lang, malipay ka na. Tama na. Ay, nagatapos, bisikan na lupate. Ay na, impas na ng utang. Di ba? Ang mga sa ato, nakagroup ako mga tao, di mo lipays na. Oo. Kaya ako, para sa akong, ang pagsimba at pagdayaw sa Ginoo, isa kadapis sa kalipay bilang Kristiyanos. Di ba? Kalipay na ito na, kaysa ito lang, ang Diyos pag mag-abo, pag wala ka sa iyang territory, aram sa Revelation, kalimut ko kung ano verse, iyang ano, kung wala ka dah, tapat ka, iya ka sa demonyo. Perimeter. Na, narana sa Revelation. Oh, God's perimeter. Kung di kita wala ta sa perimeter sa Ginoo, kung di hindi nakatungotok naton, ang paminsaro naton, wala. Mga baka ay ang God Dios only, excuse me, sigurado ka? Di ba? Nga ibig ganyan si mong paminsaron, arif pala ganyan si Simon. Ano nga yung panihapon na itong subong? Di ba? Nagkapaminsan ka na, wala ka pang panihapon, bro. Ang paminsaron, anong panihapon itong subong, ha? Wag, ang sundan na itong subong, toldo, kuwit. Asin ganyan, toldo, kuwit. Asin mo. Itoldo, kuwit, di ba? Asin. Wala ka pa gani, mamamblima ka na. Di ba?
hindi mo na pa kulungahon pa danay. Kaya bago na, dito sa amon sa ulubrahan namon, hamba sa ang isa kaupon mo, katugin mo na yung internet, ah, karabi ka. Kaya internet na, ang hinay. Tapos mag-type ka pa. Hamba ko, pamisar ko kung ang problema, problema hon, ya, problema hon pa. Kung ang problema, wala solusyon, at di ko na problema hon. Hamba ka mong sa bro, magwala ka solusyon na. Kulma ata kita ko na lawas. Hindi. Hamba ko, kung ang problema may solusyon, hindi na problema hon. Makagubah ka pa, dupli pembelayaran mo na. Di ba? Kaya, ano kita palibukan mo? Eh, di ba nga ba? Huwag kapalibog pa. So, siyempre nalibog ko eh. Pero sa pagpalibog na ton, God will maghatag siya isang resolusyon. Hindi ganito, maglibog ka na lang, maglibog ka na. Di ba? Tapos kung ano-ano na mauyatan mo, panghapoy mo, pambukon mo. Tapos kung sino makita mo, panghalit-halitan mo pa. Di ba? As in pala daw, gamin ang puska. No? Gamin. Saan mo na makita? Oh my! Gado kami nipus. Di ba? Sometimes kaya magpapagay ni Kurma, ano naman talisal na daw kami nipus ta? Di ba? Hindi pwede. Kaya nga kung kapuyan niya sa Ginoo, hindi pwede nga halit-halitan mo na. Hindi pwede. That's why they're nabalan eh. Sa 7, a shout for help brought their partners and other boat and sown boats well filled with fish and the birds of sinking when Simon Peter realized what happened he fell on his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I am too much of a sinner to be around you." Ano nakita niyo sa isang katao ng Kristohano? Natulupang na niya, makasasala siya. Pero sometimes may pagka-self-righteousness kita. Di ba? Self-righteousness. Mga kamuna. Ang humble ko, ang humble rin, kung sino-sino, dapat self-awareness ta. Ano yung, I am sinful man. Sinful man. Lord, makasala ko. Why sa mga ba, Lord? Salamat kayo, Lord, kayo nagtudlo ka rin kayo ng mga isda. Daso na mo nga biyahin, Lord, sa bangko, Lord. Bangka, pambot, upod ka, Lord, ha? Upod ka, Lord. Kaya ikaw na magtudlo. O, dari, hello, Peter. Huwag din yung hulog dyan. No, ikaw, upod ka naman, Lord. Wala, makabala si Pedro. Habali, Pedro. Lord, I am a sinful man. Makasasala ko, Lord. Sino din perfect ka? Wala, no? Ang bali yung tatay niya. Nagkanto si Kristo din para sa makasasala. Hindi sa mga walay sakit, kundi sa mga may sakit. Kaya kita tanan masakiton. No? Kita tanan masakiton. Hindi na ito na madinay. Pero thanks God, salamat sa grasya sa Ginoo, siya ang atong healer. Ang great doctor naton. The great provider. That's why whatever it takes sa sini nga kalibutan, makahambal ka, God is really good ng yapon. Kaya may Diyos ka! Di ba? Kaya tandaan mo, ang imong kabuhi, hindi na para si mo, kundi para na sa Ginoo. Di ba kaman sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me. Di ba kaman nga ba na? So sa meaning, sa atong kabuhi, dapat na itong makita, na kita makasasala. Kaya sometimes sa ato na kabuhi, hindi na ito madinay, maghambal mga tao. Lord, hindi na siya worthy sa imong pagpatawad. As if you are worthy. No? Kita tanan di worthy. Ay, ikaw, at kami, hindi worthy. Pero salamat na lang sa promisa sa Ginoo. Salamat na lang. Kaya may second chance. Natawag na si Peter. Humble ni Peter. Lord, kaysa mga Hudiyo, pagkatatlo ka na makasala, wala na. Hudiyo. Pero si Pedro, kay kabalota ni Pedro, may pagkaharas-aras, may pagkambugiro. Lord, pag makasala pa ang isang katao, magpatawad ba kami 7 times? Ha? Pero nabala na ni Peter, nga 3 times na ang Hudiyo. Pero ipasubrahan niya 7 times. Ano ang balisip ni Jesus Christ? Hindi. 70 times 7. O, 70 times 7, pila? Kung magpatawad ta, ang uro na, pila? 490! Damo, no? Pero hambang sa Greek naman, ang 490, meaning sa 490, unlimited. So in other words, kung magpatawad ka, bisang kapila mo na siya makasala, patawaron mo siya unlimited. Hindi kayo maghambal ka, hindi, katatlo ka na nakasala. Di ba kita magiging kanan, ha? Katatlo na nak, ha? Katatlo na nak, pagdasong bukol ka na. Hindi ko na rin ako, bata ko, na,
katatlo na pero mga papa papa to to di tre di ba may amo tana pero hampar sa Ginoo magpatawad ka 70 times 7 sa Greek unlimited ang pagpatawad. That's why sa mga kauturan nato na init-init ha, patawaron nato sila. Bisan kapila pa na sila naghimos ang sala, patawaron nato sila. Ang importante nagpatawad ta. Hayaan na nato ang Diyos na mag-judge na pagbalik niya. Basta kita nagpatawad ta. Di ba? Mga kapitbahay naton, hindi nato sila pagaluan. Kumbaga patawaron nato. Sometimes may mga kapitbahay na alas 12 na, kapatugtog pa sa budots, di ba? Basta ko, kung ano-ano. Kainino pa, ga... Basta, damo. Ang iban, gatong its. Di ba? Disturbance. Disturbance. So, ano rin ang basa Ginoo? You know, God can change your name. God can change your heart because God is a, He is a name changer. So, di ikin malikaw. Sa ato ng kabuhi, magbago ang atong ginatawag pangalan. Sometimes pangalan na ito. May mga hambal nga, Pamilya Hipuson, Pamilya Gahon. Di ba? May mga pangalan. May pamilya Mauyon, di ba? Mauyon ito, mahilig sa... Kung ano-ano, di ba? Pamilya Mauyon. No, mga pamilya Buiskis. No, tapo na mo na. Hindi mo na malikawan. Pero hindi ang gino nag-ambal siya, ha? Na may mukhang Buiskis. Di ba? Tapo na, tapo na. Pero sa ato na kabuhi, ibutanggit natin na ang Ginoo, He can change everything sa ato na kabuhi. Di ba? Sometimes, pero natin din naman pako, di ba? May mga bata natin. Di na gini mabago nga bata. Di na gini mabago nga bana. Nga asawa ka anak. Hindi na. Sa imo na nga baba hindi mabago. Pero sa mata sang Ginoo mabago gina siya. There is a perfect time. May perfect time. Amo gini ambal nga. Masamang damo matagal mamatay. Kasi pre gusto sa Ginoo mabago pa siya. Di ba? Masamang damo matagal mamatay. Kasi pre gusto sa Ginoo mabago ka pa. Natawa pa na Ginoo natin mala. Grabe mapatawan no. Kapila ka na nagpasala. Nakakuha ano-ano na nabubra mo. Pero ang sabi, ano? Masamang damo, matagal mamatay? Siyempre, gusto sa Ginoo, magbalik ka siya. Ang wala kasimple. Mga anak natong dungol, ayan po sa Ginoo, ulod eh. Di ba? Kaya ang sa Ginoo, ginapamatian ko ang tanan ng imo nga pangamuyo. Now, karon, kung nag-ibig ka da sa imong pangamuyo, huwag na makita sa Ginoo, kita na niya. That's why di mo madinay. Bisa pa na-deny na to sa itong partner, sa itong asawa, at itong bata, sa mata sa Ginoo na madinay. Di ba? Wala ganyan matago ya. Di ba? Maghambal, ga! Di ka nagkat to? Ah, dito lang ga, asawang ga. Sino kitaan to ga? Ah, ako lang ah, friends. Gabakan, tuloy, tuloy pa rin, nangawit nun. Ilan, ibang ikatuan ni? Iba. Di ba? Iba eh. Hindi ganyan, tuloy sa ibang kapitbahay. Di ba? Yeah, we must be faithful at all times. At the same time, we need to be faithful first to God. Kaya di ka man mahambal na faithful kasi mong asawa kung di ka faithful sa Ginoo? No? Hindi ka makahambal na faithful ka kung ikaw mismo hindi faithful sa Diyos. Pareha lang lang, ang iban. Oh, for example ha, hambal-hambal nila, ang tao na kay gugma maghatak. Pero pwede ka man maghatak na wala gugma. Tama sa pwede man? Pwede, mapakita ang tao ka lang. Pwede! Pwede! Pero imposible nga ikaw matuntun na may gugma, hindi ka maghatak. Tama? Pero may mga tao nga maghatak, wala gugma. So, di mas dako. Gugma. Ah. Kay gugma ta sa Ginoo, hambal sa Ginoo, you are mine. Para ka sa Ginoo. You are for God. Use only. That's why sa ato nga kinabuhi, kinang mga Christian, nambal ko na gani, mga bata, mga youth, pukusan ato danay, ang ada patong pukusan sa itong kabuhi. No? Kaya kung may mangluyan sa aton, ano nga ba ko? Pangayon, isang versikulo. Ha? Password niya! Ga, lambo ko. Anong verse mo? What the verse ga? Kaya kung may verse siya, may tendency, the way na napakad sa kingarihan sa Ginoo. Madala mo na isa lang ka way, mamadala mo na sa Ginoo. Or babae man, ga, kung di porti ka, maghambal ko sa mga yes, anong verse mo? Ah, di ba? O ikaw na lalaki, ah, dapat man makita, di mo pangangkutan ang babae, walang niya ka lagi, tumangkot ka, nga, gwapo ka gidaw, anong verse mo ka, para pangyabat ka, mari, ang babae lang may karapatan ng verse mo ka, kung di ikaw lalaki man, you need to be discerned, madisan mo sa, ay, ni Christian, ay, ni tutunay nga may Diyos,
okay ni siya. Di ba? Di kayo, uy, buwa pa. Sexy. Okay na ni. Hindi ah, hindi pa siya na yan. Kaya inner beauty is more important than physical beauty. No? Kaya ba kayo, damo nga guwapo, masakiton ng lughan. Masakiton kung diin masakiton. Damo mga guwapo, masakiton kung diin. Masakiton pamisaron, ito lilingan eh. Hindi na tumatid na eh. Damo nga guwapo. Pero glory to God, mga guwapo, kagwapa ta. Ah, dasik sila. Diba? Dasik sila. Ay, good man ah. So, hallelujah. Hallelujah. So, amo ni nasa aton bila? Bilang alagad sa Ginoo, ulos gid ato pa mi sa kung kita si Pedro ba? Peter ba? Tama yung karakter ba ta ni Peter? Lataw ba si Peter? Sa the time ng Pentecost, anong iwa ni Peter? He stood and shout. Di ba? I think Acts chapter 10, Arada. Nagtindog si Pedro. Ang dating Pedro nagtakba, nagpanago, kay hadlok, gambala to sa babae si Pedro. Di ba ikaw kaupon ni Kristo? Ay, dito ako, dito ako. Di ba? Dito ako, not me. Kung sa English pa, not me. Dapat English na matutsang na. Not me. Ang dami nga, no? Ikadua, di ba ikaw kaupon ni Kristo? Ikaw tong disipulo. Palagpat ka lang sis. Dito ako, not me. Di ba? Nagpungko pagit sa may kalayo, the bonfire pa. Sa guwa sa opisina ni, ano? High priest. Nakita na naman si Pedro. Di ba ikaw to? Ang kaupon ni Kristo? Ay, dito ako. Not me. Natawa. Kada mo gininay ni Simon si Jesus Christ. Pero ginpili pa gini Jesus Christ si Simon Peter. Nga, hambali, Simon, ay man ni hambali Jesus Christ, you are my rock. I will build my church in you. Rock, Petros. Ano, Petros, Petras, kung ano pa nang ipangambala sa mga Latin. Di ba? You are, kaya, si Tasipas. Oh. Di ba? Buhaton ko ang akong simbahan, paagi sino? In other words, ang ministry man sa Ginoo, ipaagi man si imo. That's why, once again, ibusulitin ko ni about sa technology, kung may time kita na makaload, kung diin-diin na ito iload, kung pwede sa time na Sunday, mag-load magamo para sa Ginoo. Kaya man sa Ginoo, preach the gospel across the world. And how can you preach the gospel kung nagpuyo ka lang sa abonan? Through the technology, someone can see our videos even though ari lang tadi. Di ba? Nga ang iba mga churches, gadag ko sila. Because ang technology. Pero wala man tadi, ano, cellphone mo lang ako, di ba itong mga vlogger nga, kung ano-ano mga vlogger? Di ba? Pero ang gusto na ipaabot sa Ginoo, kung gamitin mo technology, una-una, for God's glory. At least, kapag dikit mga cellphone na ito, ako nang dikit, kita kabasa sa Biblia, sila galantaw sa live ta. Pagkatapos live, pindutun mo ang never be deleted, kag-share mo sa timeline, tanani mga 4,000 friends ma-share, ang imo naman another friends ma-share, ang another friends naman imo ma-share, ang another friends naman imo ma-share, di ano na resulta? Damo nakabati sa pulong sa Ginoo. Pagabot sa Ginoo, hindi na sila makamba, Lord, wala kami nakabati, Lord, sa pulong mo, wala kami nakakita. Huwag ka makakita, anak, na si Danica nag-live to? Oh, buta ka siguro. Bula ka siguro. Oh, si pastor lang isa, hindi kita. Di ba? Kaya gusto sa Ginoo sa ato mo, hindi pwede magbulag-bulagan ta, magbili-bilihan ta. There are a lot of means. Paano ma-occupy na to ng ministry sa Ginoo? Through technology, gamitin ta. Sometimes gami, di na tumalikaw, napangutangan nita para lang sa cellphone. Oh, kala, ang cellphone to, inutang mo na. Pero glory to God, tapos na bayad ha. Dugay na. Di ba? Tugay na. Pero nga kung bala, dapat ang main purpose na for God's glory. Hindi lang kayo mahilig nata sa mga, ang iba mahilig lang sa mga chisme sa Facebook. Mga kainit, ipo sa Facebook. Mga hinanakit, ipo sa Facebook. Di ba? Kita Christian, hindi ta pwedeng mag-post mga hinanakit sa Facebook. Mga kasakitan, hindi. Especially yung mga course, okay? Ang iba mga pamuyaya pa na ipang-post na, Christian ka ipang-post mo na da? Kung hindi mo ginapigilan, hindi mo na ipost na, pamuyaya to sunod CR. May dalong tubig sa CR, may branda, dito singgit ka sa dalong. Bulok-bulok na. Kaya ako sa una, nag-working student ko, di na ko ito madinay, gusto ta mag-relax, pero di ta maka-relax, kaya siyempre, nag-working student ta. Pagkuhambal ko, kung ato siguro ko sa balay, paghambal si mama, na, iti,
Puto lang. Anong gusto mo, royal? Mo sa mga masakit mo, royal retada, no? Basta masakit ang royal retada, no? Wala niya ganyan, royal. Okay, thank you, Lord, sa royal. Di ba? Laban ko, pero di rin nga nag-working student ko from elementary to, ano, high school to college. Pag mag-ipi ko, di ko makahipi sa tubangan sa gina-workingan ko. Mag-ipi ko, dalong sang drum. Isinggit ko todo. Maghambal ang gina-workingan ko. Nakano ka na? Oh, wala, nag-CR, pero wala. Alam ka, mabulo ko lang ito sa CR. Irunduro CR, di sa ano, drum. Pero gahipi na ko na. Pero pag ko, daw wala lang heavy. Kasi pripasang ulo mo, di ba? Hinga, amo ko na. Dalong ko, hindi ko ipakita. Amo na technique. Sa ato mga Christian, mga pumuyayo, makita ko pa na sa Facebook. Okay lang, mag-shout-shout. For the Lord is with them. Okay lang ko na. May problema na. Di ba? Okay lang na. Na, may ginaya. Isipsali na kanta ka para sa Ginoo. Na, may ginaya. Kaya hindi pa galing, mahilig sa disco. Pero pa, pasauta sa simbahan. Di ikip. Mag-shout lang sa simbahan. Ano ka, o? Wipe it. Di ba? So. Dige, pupwede sa simbahan, tuduhan mo na sa o. Kaya kasi pagkadaso pa din nakakabalik sa simbahan, tuduhan mo na. Di ba? Malay mo, walang taong tarikada. Di ka balik ka sa simbahan, rikta. Di, magita ka naman sa ibang agyanan eh, para mag-agi ka sa, ano eh? Kampo. Kampo? Kaya mo na kung pwede, tuduhan mo sa o, di ba? Ano, kung sa o, isa, sakit sa lawas, no? Sige, praktisan ko na pala para maka-shout-shout mo ta. Ay, hindi ko yung tanong. Biyan, hindi na lang. So anyway, nag-its yung anong punto sa punong sa gino. Tapos ko yung punong sa gino. Excited ko mag-share sa... Ang oras mo, pretty kadasi ko. 11:30 na. 30 ha, 11:30. Pretty God lang si Sarita. Awin na may English ko. Sige lang, pasensya na kay consider ko, pero hindi ako, ano, hindi ako humble. Kamot na lang. Mag-English ang kamot ako. Kamot ang ginaya, di ba? So, na, thank you for calling. So, wala yun, kamot-kamot na lang. Eh, siyempre, haram na tayo sa, ano na? Basta, daw, G-Cast, ha? Di po, sa naman, ha? So, anyway, salamat sa Ginoo sa Siningapulong. We are for God, use only. Amen? Matindo kita? Maraming lang, di ba? Ay, mga itas ang katabi. Wala man tayo ngayon. Ang second doon lang sa nga, kanto. Si Master... Ah, si Master Juan. Si Master 2, alam saan? Legendary. Hallelujah. Okay ka ba, man ka? Mabasing gugutom na ako pa. Okay pa. Alam ko sa iban, gugutom kami, pero fasting eh. Pa-fasting ka sa mong... Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, I love you.
sometimes kinaingapot kami. Bisan sometimes kinapalabagan kami. Bisan sometimes may nagaupang sa amon Ginoo. Pero Lord, kulang ang amon nga kabuhin kundi kami makadaya sa imo. Ang amon nga kabuhin Ginoo, wala ay pulos Ginoo Lord God. Kundi kami makapalapit niya sa imo Ginoo Lord God. Kay kabalo kami nga we are nothing without you Lord. Ikaw lang Ginoo Lord God na nagkapabagon sa amon. Ikaw nag-atag sa amon sa puso. Kaalang Ginoo. Nag-atag ka sa amon Ginoo Lord God sa mga grasya Ginoo Lord God. Na ibig wala na mong ginapaminsa Ginoo. Ginahatag mo na Ginoo Lord God. Ibig sa protection Ginoo. Sometimes nag-down kami sa pulong mo. But thanks Ginoo Lord God. Ginapabagon mo niya po kami. Ginaalalayan mo kami, Lord God. Ginagaisan mo kami. Ginatudluan mo kami. Ginakultivate mo kami. Ginauyatan mo kami. Ginabinisyonan mo kami. Ginahapos mo kami. Kaginapaliguan mo kami, Lord God. Sa inyong anointing ka presensya, Lord God. Para na Ginoo, may asmasan kami, Lord God, na kami, you are, Ginoo God, sons of the Lord God. Thank you, Ginoo. Na ikaw nag-ampal na kami mga anak ko, Ginoo. Sa tinulang, Lord, hindi kami tapos sa taubon na anak mo. Pero because of your righteousness, we are righteous, Ginoo. Tungkol sa iyo mo, pagpatawad, Ginoo. Ipatawad mo ang mga kasalanan namin, Ginoo. From the beginning until this time, wala ka magduha-duha, Ginoo, sa pagpapalatay sa cross, Ginoo. Para lang i-prove ni mo, Ginoo, na labo kami, kapalagdan kami, Ginoo. Kaya, Lord, nakita mo, Ginoo, ang aming mga taliposon. Salamat sa pag-mold, Ginoo. Salamat sa pag-dress ng mga taliposon. We are not Simon. We are not Satan. But we are bitter in Jesus' name, Lord God. Bitter with me. The rock, Ginoo. The Cephas. Petros, Ginoo, Lord God. We are in the church, Ginoo, we be built, Ginoo, Lord God. Salamat, Lord. Sagot nga mo, Ginoo, walang kupas, Ginoo. Sometimes, Ginoo, nagkulang kami. Pero ikaw, Diyos, wala nagkulang. Kaya nagpasalamat tayo mo sa kabisay mo sa lubos, Ginoo. Sa pihak sa mga kalapastanganan, sa pagiging soil, Ginoo. Ikaw, Diyos, nagambal. Ginapatawad ka, anak. Ginaparanggat ka. Ginatipat ka. Ang ibang mga pumayang atag sa ako at mamumuglima sila. Ginatuyduyan tika, ginagaydan tika, ginatagan tika, ginabless tika, ginapakita mo na. Kaya Lord, salamat. We are so blessed, Ginoo, na kami mga anak mo, kami ikaw ang tatay mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Ang nakita natin, ano, sa ginagamit ni Jesus ang bangka nila Pedro, why did sila nagmalibad? Kaya ang bala ni Jesus, itulak ako rin. Kaya ganyan nagambal ang ginunga, pwede ba kami ito, no? Kundi nagsakay siya, nagambal, itulak. Kag,